Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang ating weather update ngayong araw, October 26, 2021. Kung mapapansin nga po natin, meron tayong dalawang samanang panahon sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Unahin po muna natin yung low pressure area na dumaan sa ating bansa at ito nga po ay ganap na bagyo na po ngayon or mahinang bagyo na si Tropical Depression. At ito nga po ay patungo ng posibilidad nito ay Vietnam or Cambodia. At ito nga po yung extension ng kanyang kaulapan ay nakakapekto sa may parte ng Luzon area. At habang yung bagyo ng nasa labas pa ng ating par na nasa Philippine Sea, ito nga po ay si Tropical Storm Malou na may posibilidad na mag-intensify pa into severe tropical storm at aabot pa po siya, may posibilidad siyang umabot ng typhoon category. At hindi naman po inaasahan sa ngayon na papasok ito ng ating bansa. At kung makikita nga po natin yung forecast track ng Japan Agency, ito nga po ay papunta sa silangan ng Japan. At habang lumalapit po yan dito sa may Japan ay may posibilidad po na humina po ito at bumalik sa pagiging low pressure area. Samantalang umiiral naman po ang ating Northeast Monsoon dito po sa extreme northern Luzon at maging dito po sa may malaking bahagi ng Luzon. At ito po ay makakaranas na po tayo ng malamig na panahon dito po yan sa may malaking bahagi ng Luzon area. May umiiral pa rin po tayong ITCZ o yung Intertropical Convergence Zone na may posibilidad na nagpapaulan sa ilang bahagi ng Mindanao at ng Visayas. And next sa 2 to 3 days, wala naman po tayong inaasahan na sama ng panahon na posibleng pumasok sa ating bansa. Check natin yung ating satellite image. Kung mapapansin nga po natin dito sa ating satellite image na makakaranas pa rin po tayo ng mga pag-ulan at malamig na panahon dito po sa may Luzon area. So naapektuhan nga po ng Northeast Monsoon ang malaking bahagi ng extreme northern Luzon at ang Cagayan Valley, Aurora, Quezon, Camarines Provinces, Catanduanes at ito pong Ilocos Region. At makikita nga po natin na may posibilidad na magiging maganda at malamig yung ating panahon. Subalit, meron po tayong mga pwedeng asahan na isolated rain shower. Sa may Metro Manila naman po, makakaranas po tayo dyan ng ating localized thunderstorm. Dito naman po sa may bahagi ng Visayas, makakaranas naman po tayo ng mga pulupulong pag-ulan, lalo po yan sa may parte ng Cebu City, ng Rojas City, makakaranas tayo ng panandaliang mahinang pag-ulan. At dito naman po sa may Mindanao, kung saan nga nakakapekto yung ating Intertropical Convergence Zone, ay asahan po natin yung mga panandalian at biglaang pagbuhos ng pag-ulan. Ganon din nga po sa may Palawan kung saan nga nakakapekto pa rin yung ating ITCZ. Asahan nakakapekto nga po yung ITCZ. Kaya asahan pa rin po natin yung pag-ulan sa may Batarasa at ilang bahagi ng Puerto Princesa, Palawan. Check naman natin yung ating advanced weather forecast. Ayun nga po sa ating advanced weather forecast by October 27. Ito nga pong bagyo sa labas ng ating bansa at halos hindi gumagalaw sa ngayon. But by October 28, makikita natin na ito nga po ay may posibilidad si Malou ay maging isang typhoon category at ito nga po papunta sa silangan ng Japan. At yung tropical depression sa labas ng ating bansa rin sa may Cambodia po naglandfall. By October 29, mapapansin natin umiihip pa rin po sa atin yung ating Northeast Monsoon na makakapekto pa rin sa malaking bahagi ng ating bansa.
by October 30, makikita po natin ano, wala ang halos umiiral po sa ating bansa yung Northeast Monsoon. Pararanasan po natin ang malamig ng panahon. By October 31, magiging maulan po sa may parte ng Visayas at ng Mindanao dahil pa rin po yan sa ITCZ. By November 1, mapapansin niya po natin, by November 1, makakaranas pa rin po tayo ng tuloy-tuloy na pag-ulan. At pagdating po ng November 2, okay, makikita po natin magkakaroon po tayo ng share line. Dito po yan at magpapaulan sa may bahagi ng Luzon, lalo po dito sa may Tugigaraw. At makakaranas din ng mga pag-ulan dito po sa may Visayas and Mindanao. By November 3, papansin po natin magkakaroon tayo ng sama ng panahon sa labas ng ating bansa at ito po ang ating imo-monitor. By November 4, papansin nga po natin ano, andito pa rin po yung sama ng panahon sa labas ng ating bansa at makakaranas pa rin po tayo ng tuloy-tuloy na pag-ulan dahil po yan sa amihan at yung ating shear line. Sa ngayon po, ito pa lang po yung available data natin para dito sa mga sama ng panahon. Manatili tayo nakatutok sa ating advanced weather forecast sa mga possible scenario na mga posibleng weather system na makakaapekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.